Ang gagawin natin ngayon ay magta-target training tayo. Yun ang tawag nila sa pag-train ng mga lions. At ito, lovely. Ito, sila ay mga white lions. White lions, 4 years old. Ang target training ay ginagawa para sa mga batang leon. Mas madali pa raw kasi silang turuan at matuto. Sa target training po, gagamit po tayo ng target. Tapos ito po, meron po tayong clicker. Ginagamit po siya just po a bridge. Pagpipindot niyo po siya. Pag sinabi niyo pong target, kailangan po yung pinakadulo po ng target pole, ididikit niya yung nose ng lion or dadaan po yung pan yung mouth. Kapag dumikit po, dumaan, sasabayan po natin ng click. Sabay, good boy. Okay. Bakit nyo ginagawa na kailangan may ganyan para alam nyo na sumusunod sila? Yes, ma'am. Kumbaga, positive reinforcement po. Kumbaga, parang ano lang po ito, ma'am. Para kung ipipinpoint natin kung saan sila kakain. Kumbaga, so, ibig sabihin, kuya, pag nagpapakain ka ng mga tigers o lion, hindi mo basa-basa ibibigay yung pagkain apa, kung saan. Apa. So, kailangan meron muna silang target, saka mo ibibigay yung food. Apa. Pagkain. Ah, okay. Bakit kuya, pwede naman kahit saan? Pwede dito, pwede doon, pwede dyan. Bakit hindi pwede? Bakit kailangan may target area lang? Para maging ano po sila, active alert. Masend po yung kanilang sense of smell and sense of sight. Jeffrey, pakitaan mo na nga muna kami bago sumabak si Ken. Frankie, target. Mas malinaw sa paningin ng mga leon ang matitingkad na kulay gaya ng pula. Kaya ito ang napili nilang ilagay sa dulo ng target pole. Maka day off, gagawin na natin tong target training. Ako muna ang gagawa. Siyempre, di ba? Dapat lalaki ng una sa mga ganyan. Okay. Umaya ka na mag-click-click. Ito po si Casey. Casey! Bali, patawagin niyo muna po sa pangalan. Casey, target. Casey! Target, Casey. Target. Ay, yun, click, sir. Good job! Click na agad. Yan. Okay, reward. Dali pa kain. Dahan-dahan lang po, sir. Dahan-dahan lang po. Good luck, kuya. Ako yung unang nag... Tata, tumatawa-tawa ko sa parang... Tumatawa siya. Ang dali-dali lang, papakainin mo lang. Pinagtatawanan niya ako. Ang pagbigay po ng chicken, sir. Yung kalahating chicken lang po ang gusto. Sige, sige. Pag kinagat niya po, sir, bitawan niyo na po yung chicken. Pag nakagat niya na po, bitawan. Pwede niyo na po. Yun, kaya? Hindi, kahit ibigay niyo na po. Kawawa naman. Oh my God! Oh my God! Oh my God! OMG! Casey! Nakakatakot dahil nararamdaman ko yung dila nandito na eh. Oo. So feeling ko, anytime, pwede niyang makagat yung isa daliri. Sa mga daliri ko. Ano pasensya ba yan? Na, okay lang, sir. May mas mahaba pa ba dyan, kuya? Bigyan kita mga. Bakit ang liit ng cuts mo? pag kinagat po, sir, pwede nyo na pong bitawan yan, sir. Kaya lang, hindi niya kasi nakakagat eh. Ayun! Good job! Good job, Casey. Grabe yun! Ikaw naman, lovely! Si Beauty naman ang i-target training mo. Tignan ko lang ang tapang mo. Target! Click, ma'am. Good job! Dahan-dahan lang po, ha? Kuya, parang... OMG! Nakatakot ako! Sa'yo, ha? Ano? Parang kasi si kuya parang pulga lang eh. Kaya ako, ginagawin yung pwede. Mag-iingat din po kayo sa kanyang... Close. Opo. Dinatakpa po nila agad yung chicken. Eh, nangyari po yung time na natusok po ako naman. Ng kuko. Kumbaga, hawak ko po yung chicken, ilulusot ko pa lang sa butas, lumabas na po yung paa. Ang tinamaan ngayon po yung kamay ko. Binitawan ko po yung manok, tapos tinanggal ko na ng ganun yung kuko. Talaga nakabaon po siya. Mainam na training exercise ito para maging disiplinado at alerto ang mga leon sa kanilang paligid. Bakit kuya, ikaw ginaganon mo yung kamay mo? Ay, naasar niya ako kanina. Pwede po ganyan mo. Ah, okay. O sige, ako. O sige, ano, nagigigil ka na, ano. Sige. Pakain mo yan. Sandali lang ga, hindi madali. Uy! Alam mo, kung ikaw naging zookeeper dito, mga hayayat yung mga layon. Oh my God! Ang daming laglag eh. Diba? Ang lalaki na eh. Tapos naramdaman mo talaga yung dila. Gumaganon. Oo, yung saliva nila at saka yung dila. Yung lamig ng dila nila, mararamdaman mo talaga. Kaya nakakakilabot. Kaya nakakatakot na parang, di ba, feeling natin, di ba tayo pag dumila, agad kagat, ganun. So, ganun din sa kanila. Ma'am, eto, ma'am.
At dito lang po ang hawak, Ma'am Tadulo. Tapos siyempre, Kuya, sana naintindihan mo kami. Apa. Ito naman si Casey. Ano pa si Casey? Yon! Pasok sa banga! Yes! Tsaka kailangan mong tansyahin. Tansyahin yung manok. Sabi ni Kuya Jeffrey, pag kinagat na, bitaw na. Yung manok, kwareto yung manok, kailangan ang hawak mo, hindi sobra. Pero siya hindi. Kailangan kalahati. Magaling siya eh. Diba? Siguro sahil sanay na siya. Sabi ni Kuya Jeffrey, kalahati lang. Huwag masyadong ganyan ang hawak sa manok. Sobrang takot namin, nandito yung hawak namin eh, sa dulo ng manok. Oo, kaya mabilis malaglag yung manok eh. Okay po, ang gagawin naman po natin ngayon ay maglilinis po tayo ng enclosure po ng lion. Okay, nalinis ko na po yung dressing enclosure. Wow! May natira pa pong dalawa. Ibig sabihin, kayo po ang maglilinis. Okay. Sir and ma'am. Sige, sa tayo. Ayun na po, bahala kung sino po mauuna. Sino mauuna? Eh, Jack and Poy tayo. Jack and Poy! Una ka. Sa paglilinis ng enclosure, mahalaga ang body system. Ang iyong kabody ang tumitingin sa bawat kilos mo at ng leyon habang ikaw ay nasa loob ng enclosure. Don't worry, lovely. Nasa likod mo lang ako. Kuya, si Tisay, ililipat mo na sa kabilang enclosure. So, Kuya, paano ko ba ililipat si Tisay? Turo mo na lang, Kuya, kung anong gagawa ko. Bale, meron yung enclosure po natin, may mga gatings po yan. Ito po yung gate key, yung kabila doon. Okay. Ihilahin lang po natin yan ang ibababa. Tataas po yung kanyang gate. Okay. And then papasok. Si Bunti si Tisay. Kaya parang tamad siya. Si Tisay, shift! Isinisigaw ang salitang shift! Kung uutusan na lumipat ang leon sa katabing enclosure. Shift! Shift, 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 shift! Nandun na siya sa enclosure. This is it, mga ka-day off. Oras na para pumasok at linisin ang kanyang enclosure ni Tisay. Enclosure. Bago po tayo pumasok po ng enclosure ng lion. Okay, paano, Kuya? I-check muna po natin yung kabilang side. Kasi po, may mga sliding door po yan. Kagaya po nito isa, check po natin kung nakalock siya. Okay. Kasi po, may posibilidad na bumukas. Mamaya makapasok yung lion habang naglilinis tayo. Okay na ang locks. Safe na tayong pumasok. Ken, ikaw nang bahala sa akin. Grabe, no? Mapanghi lang, hindi siya yung parang ano, hindi yung amoy nung lintok sila, parang yung ganun, hindi. Mapanghi lang, so carry. Mawalis muna tayo. Kuya, si Pedro, may sige sa'yo. Nakakawala si Tisay! Ang Kakamali-mali na talaga ako, lumalala na yung sakit. Diyos mio, anong klaseng kabali ba itong si Ken? Himatayin ako sa takot eh. Nakakapraning kasi alam mo kanina, ate, walang biro. Okay, bubuksan po natin tong enclosure B. Bubuksan po natin. Uy, gawag ang ganyan. Uy, maanuhan ka, madimonyohan ka. Uy, wag kang ganyan. Uy, kena. Huwag ka lang man dyan. Maano bubuksan po natin tong enclosure B, ha? Uy, ga! Tisay, ship! Tisay, ship! Tisay, ship, okay? Ayan po, itong enclosure B. Hindi ko pa nag-girl si Tisay. Ang hira pala. Kuya, naranasan mo na ba yun? Umakit dyan sa mga ganyan dahil ano? O, yan na po. Pamalinis na to, Kuya. Okay, ma'am. Tapos. Sasabuyan muna po natin siyang sabon. Sobrang hyper-hyper ko pa kanina, pero nung mga bandang padulo na, ay, nakapagod pala mag-kuskus. Keep this eye. Sige, umanda ka lang sa'yo. Umanda. Nalinis ko na ang enclosure ni Tisay. Sa wakas, natapos din. It's your turn, Ken. Eto, lilinisin ko naman mga ka-day off ang enclosure ni JB! O, pakainin mo muna si JB para lumabas. Bababa lang ito. Doon, hindi kayang ganyan. Doon sa may taas. JB ship! Bilis! Ay, Kuya, na ipapasok ko na ba si Tisay? Ay, mamaya. Okay. JB ship! Baka maipit yung motor. Tapos, baba ko na. Okay. Tapos, sir, double check ko tayo ulit. Yung double check? Okay, eto. Una natin gagawin, syempre, wawalisan muna natin. Oh!
JB! Hi, bro. Tsaka, isa pa sir, kailangan ko pag nandito ako tayo, hindi ko kayo nakatalimod lang. Lagi ko kayo nakakamusta. Ayun, mga kadeo. Sabi ni Kuya Jeffrey, kapag nagdadakot kayo ng dumi, ng lion, hindi pwedeng nakatalikod ka sa... kanya. Sa kanya. Kailangan nakaharap ka. Sa kanya. Bagay, kuya. Para po makikita niyo po kung halimbawa ang gusto niyo gawin. Good job, Ken! Sabunin mo na ang enclosure ng Leon na si JB. Kailangan mabilisan kapag ito na sa trabaho dito. Oh, wag na tumalikod kay JB! Ito pa na kain ka. Ito yung parang kama nila. Dito sila nag-relax. Nagpapahangin. Wala yan sa akin yung mga ganyan-ganyan. Hindi siya yung basta-basta nagkikipagbiroan. Di ba kanina nagbibiro ako bang naglilinis, nagaganito. Tapos sinabihan niya pa ako na wag mong biruin, di ba? Gumaganon. Wag. Gumaganon siya. Yung discipline niya dun sa trabaho niya, nandoon, kitang-kita mo. Alam mo, actually mga ka-tayo, eto isa pa lang na enclosure ang nililinis ko. Hindi ko ma-imagine na kitsing enclosure ang nililinis ni Kuya Jeffrey. Pagkatapos maglinis ng enclosures, isa rin sa mga trabaho ni Jeffrey ang siguraduhing nakapag-exercise ang mga leon. Araw-araw daw ay pinakakawalan niya ang mga leon dito sa isang ektaryang lupain. Ang i-release po natin ngayon yung dalawang layong cubs na si Digong at si Bato at yung kanilang mother na si Latika. Sasakay po tayo ng jeep. Jeep? Okay. Jeep. So doon natin sila papakainin, kuya. Yes po, magdadala. Wow. So, sakay na tayo doon sa jeep na yun. Ayun na, wawalan. Isa na doon. Ayun na, magpapakain na kami. Strong! Ay, Diyos ko, nag-agawa. Napakain na natin si... Digong at si Bato. At si Bato. Ayun mga kadeo, na-experience na namin ni Lovely ang trabaho ni Kuya Jeffrey bilang isang lion zookeeper. Ate May, ikaw na ang bahala sa kanya, kaya kuya... Ang reward sa iyong pagod! Deo! Tara, kuya!